Johan Goles o mas kilala sa boxing community bilang Roylo Goles ay isang journeyman boxer na tubong Maco Compostela Valley sa Mindanao. Siya na siguro ang pinakakilalang Filipino boxer na aminadong isang bisexual. Sa halos mahigit isang dekadang pagboboxing ni Roylo Goles ay ilang beses na rin itong nakadayo sa Thailand, Mexico at China. July 8, 2011, sa pangalawang pagdayo nitong si Roylo Goles sa Thailand ay nasungkit nito ang WBC Asia Minimum Weight title nang talunin niya ang Thai na si Chadsada Puliam sa pamamagitan ng TKO sa 10th round. Pagkatapos mapanalunan ng WBC Asia Minimum Weight title ay ilang beses nagpabalik-balik sa Mexico at Thailand si Goles upang lumaban sa iba't ibang titulo. Hindi man pinalad na makuha ang mga titulong ito ay nagpamalas naman ito ng tapang at husay sa bawat laban. Isa nga siguro sa pinaka-exciting na laban ng bisexual boxer ng Pinas sa Mexico ay nanglabanan nito si Armando Santos para sa WBC United States Flyweight title noong August 2013. Bago nga po magsimula ang bakbakan ay humingi muna itong si Goles ng halik sa isang round guard na malapit sa kanya at ito naman ay napagbigyan. Disclaimer lang mga ka-prodigy, ang mga highlight na ipapakita natin sa laban na ito ay mostly kay Goles lamang. Gusto ko lang ipakita na kahit isang journeyman ay hindi ito basta-basta ang kalaban. Terminar este asalto. De nuevo la cobra Santos conectando los mejores golpes. Suena la izquierda. Ven izquierda ahí, buen ya. Sí. 1-2. Otro 1-2. 1-2. 1-2 el filipino. Bueno, cobra Santos empezó a golpearle. Aunque se quitó varios golpes moviendo la cintura, pero. Mira, bueno, el golpe está tirando, conectando. Aunque ya tiene un golpe también ahí en el pómulo, se le ve ya hinchado un poco el pómulo, pero visto pues este Juan Manuel Márquez, ese sí, su guarda siempre bien puesta, su jab, sus combinaciones bien tiradas, es uno de los veteranos que... Para Santos, el mexicano. Sí. Entonces después del cuarto asalto, la pelea 39-35. Solo damos total. El filipino tiene 14 victorias, 5 por la vía del knockout, no pega mucho, 10 derrotas, un empate. Suena la alerta de 10 segundos. Ahora sí lo siento más el filipino, ya está soltando menos golpes. Tiene la guardia totalmente abajo. Y esa buena izquierda, derecha por parte de la cobra Santos, se viene con todo, ¿verdad? El filipino casi que sentado en el piso. Puso el guante en el piso, sí. Puso el guante en el piso, sí señor. Sí señor, le quitaron la sorpresa al filipino. Se quita el protector, piso con el guante, inmediatamente le dan cuenta de protección. Sí, aunque no estaba lastimado, pero no estaba haciendo ahí su juego de que siempre está haciendo la cintura, así que... No se ve que... Mira, esto tocó golpe durísimo, fuerte, pero no. Uy, mira el filipino. Lo motivó, madre de bicicleta. Hace rato Finito López que se retiró, invicto, con el título del mundo. Pero es el único, porque en la historia no ha habido otro que se quede, que se retire con el cinturón. Se quiere dejar, por contar de mares, por decir. Ahora me es más fuerte el sparring que he hecho, sparring, y así que... De hecho tiene flexibilidad, se mueve bien. Pero no, es un deporte de golpes y pues hay que...
Natalo ang Pinoy sa pamamagitan ng unanimous decision, ngunit maganda naman ang pinakitang laban nito at sa katunayan nga ay marami din naman magandang patama ang kanyang nabitawan. Matapos matalo ng 8 beses sa kanyang huling 10 laban ay nagpahinga muna sa paglaban sa taas ng lona si Roy Logoles. At nag-focus muna ito sa pagtuturo ng mga amateur boxers. Ngunit paano nga ba nakilala sa mainstream media ang kakaibang kwento nitong si Phoenix Goles? 8 buwan nang makalipas matapos nitong maisipang magretiro ay nabigyan ito ng offer upang mag-comeback at labanan ng prospect na si Lolito Sonsona sa undercard ng Barriga vs Mendoza na i-feature ng TV5. Disclaimer nga lang po ulit mga ka-prodigy, ang mga highlight na ipapakita natin sa laban na ito ay mostly kay Goles lamang. Ayon nga po sa kampo ni Goles, halos 2 weeks lamang silang nag-prepare para sa laban na ito at kitang-kita nga po ito sa kanyang format bilis na tila medyo bumagal kumpara sa kanyang mga una-unang laban. Kung sa Mexico ay round girl ang hinalikan ni Goles, dito naman sa laban niya ay mismong katunggali naman na niya ang hinalikan niya habang sila ay naka-clinch. Sa 6th and final round na gawang manockdown ni Sonsona si Goles matapos nitong patamaan ng matalim na uppercut ang journeyman. Natalo man si Roy Logoles via unanimous decision ay panalo naman ito sa mga tao dahil nga siguro sa dala nitong excitement at saya habang nasa ring. Kahit nga po ang international matchmaker na si Sean Gibbons ay tuwang-tuwa sa beautiful boxer ng Pinas. Sa sobrang dami ng natuwa kay Roylo ay napakaraming naging interesado sa kanya. Hindi lang sa mga write-ups ngunit kahit sa mga TV guestings na rin. Lumabas sa isang episode ng Magpakailanman ang buhay ni Roylo na nagpakilalang Johan sa programa. Ang buhay niya ay ginanapan ng sikat na komedyanteng si Super Tekla. At sa isang interview nga po ng TV5 ay umamin itong si Goles na nalulong ito sa masamang bisyo noon. At napabayaan ang kanyang pamilya. Marahil isa nga po ito sa mga rason sa kung bakit nagkasunod-sunod ang kanyang talo noon. Ang dami kong mistake sa buhay ko. Dami ko talaga mistake. Kahit nga po maraming talo itong si Goles ay 4 na world champions naman na po ang kanyang nakakaharap. Dating interim WBA minimum weight champion na si Sammy Gutierrez ng Mexico. Dating WBC light flyweight champion na si Edgar Sosa ng Mexico. Kasalukuyang WBC minimum weight champion na si Chayapun Munsri ng Thailand. Dating WBC world minimum weight champion na si Chow Zong Jong. Sa kasalukuyan nga po ay tumigil muna sa pagtuturo ng mga amateur boxers itong si Roy Logoles at nakafocus muna sa kanyang bagong kampo bilang isang nagbabalik na boksidor. Nasa survival camp na rin si Goles kung saan naroroon ng IBF Super Flyweight World Champion na si Jerwin Angcajas.
TV. Please subscribe at my YouTube channel.